Welcome to Rodlyn Galinero TV. Today we will be presenting the urban gardening using traditional method and the hydroponic method of gardening. Please stay tuned. Alright, so i-check natin yung nilagay ko dito. This one is nasabi nila na hydroponic. Nilagyan ko ng mga coconut starch sa cover para nga hindi mag-init ang tubig sa loob. So check natin sa, tignan natin kung anong nangyari doon sa anong nangyari doon sa loob. Kaya natin i-check. Ito, don't forget nga, experimentation ito. Kasi ang barangay natin, the mayor of Iloilo City would like to have it. Plants a issue gardening in the Iloilo City, urban gardening. So ito, nag-experiment tayo kung paano natin mag-grow yung mga vegetables na with a limited space. Ito naman is said hydroponic pipino ang ating lagay natin ito sa plastic container. Let's see. Ano kaya nangyari sa ito? Wow! So maganda yung ganda yung ano niya, yung roots niya, puting-puti, no? Tapos yung tubig, clear naman, wala pang algae. Tapos hindi naman mainit sa loob. So, ibig sabihin maganda yung temperature niya. Maganda yung cover natin na ginawa. Sa labas, nilagyan natin ng cover na cartoon. I said to control the temperature na hindi siya masyadong mainit sa loob. 3 days to itong gene transplant. Huwag natin maging successful at i-apply ko to sa barangay pag gumagana na. May tulong natin sa city kasi para naman hindi naman ma-shortage tayo sa vegetables. Okay, so another experiment, hydroponic, pero ang iba naman yung nilagyan natin ng tubig, hindi na plastic container kundi jar naman ito. O kasi mas maganda daw ang jar dahil minimaintain ang water temperature sa loob. Tulad ng dati kasing ginagawa natin sa probinsya, wala tayong cooler noong panahon, pero ang ginagamitan natin yung banga ng jar. Kaya minimaintain ang tubig at saka medyo malamig kahit mainit pa ang panahon. So let's try kung gaano ang diferensya nila between a plastic container and a jar. So, inisya jar. Yung papa na jar. Jar niya. Well, kunin natin. Yan, ang ganda. Ganda ng roots niya. Look at. Tingnan mo itong isa. During sa naputol kasi itong naputol yung sanga niya. But hanggang ngayon, hindi siya namamatay. I don't know, baka tutubo pa yan. So, ito yung jar. Nilagyan ko ng plastic bag kasi nag-ubas ang tubig kung puros kung jar. Limbutan ko sa plastic kay nag-ahubas, no? Nag-ahubas siya. Para hindi mahubas ang tubig niya, pinutakan ko ng plastic. Oops. So, balik natin ulit. This is, I think, 3 days old na. Mga 3 days old na to. Dati kasi dito ko nilagay, hindi ko nalagyan ng plastic bag. Kaya, na draining water. Itong mga ito naman preparation dito para sa elevated naman to. Dito ko ilagay yun. Dito. Open it up. Yes! Tapos, nangyari. Dito.
testing. Okay, so ito yung nangyari sa vertical. Para na lang. Practice lang. Yats! Make natin. Yeah. Okay, ito naman is another experiment. Ang pipino, tinanim natin ng sideways, tapos hanging naman yung style. Sana titingnan natin later on kung paano natin, paano siya tumubo. Ano. Ito natin pinunla yung seeds niya. Okay, another experiment naman ito. Tinanim ko yung pipino na naka-upside down. Titingnan natin paano siya mag-grow later on. 3 days old from transplanting. And then the stem start to bend up. Another experiment. So ang pipino naman tinanim naman natin sa container na ang medium naman ay sa lupa naman ano. So traditional gardening. Para naman may comparison tayo later on kung sino ang mas madali, yung bang hydroponic o yung traditional na gardening. Kung sino yung mabilis magtubo, madaling magbunga, and kung sino yung maraming yield na makuha natin. Para naman magkaroon tayo ng magandang idea para sa future natin na mga gawing proyekto sa gardening. So thank you for watching. Please watch out for another episode ng urban gardening natin kasi marami pa tayong gagawin. Ipakita natin kung paano nag-grow yung naging pula natin before. Thank you for watching. Okay, ano bang ginagawa mo? Ano na yung mo? Cellphone? So what do you want? Ano bang gusto mo? Okay. So, nag-video si Papa kay vlog na to? Oo! Okay, so... Hindi ba? Ay, hindi lang. So, direct lang, nay. Pag lang nay kay Papa, kay ma-video kita, ha? Okay.